Hello guys, welcome back to today's video. Mabilisan lang to, quick video. Okay, so may nagtanong kasi nito. Siyempre lahat ng katanungan nyo, gagawa natin ng content yan. Pero sa abot ng ating makakaya lang ha, hindi lahat magagawa natin. So yun guys, ang sabi dito is paano daw gamitin yung lock gem. Sa mga tataka guys, ano yung lock gem? Lock gem is, ito yung ginagamit pag, ayan, basahin nyo na lang ha. Ito, when a piece of gear has 4 excellent affixes, yung 4 excellent na yun, alam nyo na yun. Tapos further overlap will replace 1 excellent affix at random. So ira-random niya. Tapos ang sabi dito is you can lock up to 2 excellent affixes to make sure they won't be replaced when overlapping. Ayan guys, so self-explanatory na to. So, pero explain ko pa rin syempre eh. Direct F2P to the rescue, di ba? So yun, hindi natin bibilin to ah. Kasi dito worth it para sa akin ngayon. Magiging worth it siguro to kung mga sa tier 11. 11 or 12. Eh, 11, I mean tier 11 to up. Tier 11 up yan, magagamit yan. Okay? So, halimbawa, meron tayong lock gem, no? Ayan. Punta tayo dyan. Example lang, ha? Tapos, since meron akong ito, ito na lang yung kulang ko, eh. Hindi. For example, ito. 4 na to, di ba? So, tapos, bibili tayo ng may armor ba tayo dito? Sample lang naman. Bili tayo. Siyempre, for the content. Ako, wala tayong nakuha dito. Ay, ano to? Tier 10, pwede. Kaso, energy. Teka lang, benta lang natin to ha. Commercial lang muna. 30 lang. Mura lang magbenta, guys. Okay, so, punta tayo sa, for example, equip. Tier 10, tapos armor. Ah, ito, for example lang ha. Ito, MP for the vlog lang. Pili natin to. Magagamit din naman yan. So, iano din naman natin yan. Magagamit para i-fluorite, di ba? Salvage pala, no? So, punta tayo yung forge, tapos gear stack. Ayan guys, gear stack, tapos anong meron tayo? Yung web, yung ito. Stack. Ayan guys, mapapansin nyo yan pag inano natin. Stack. Kapag in-stack natin yan, nakalagay randomly get. So, random dito sa dalawa. Pero, pag ginamitan natin ng lock, halimbawa ito, ayaw ko palitan si, ano, si DSRN reduction. Ayan. So, ilock, pwede nyo ilock yan gamit yung lock gem. Pero, hanggang dalawa lang. So, pag nilock nyo ito isa, so, gagastos kayo ng 400 diamonds, which is, ang itong 400 na to, ilan na to? Marami nang mabibili yan. Devil Square na ticket, times 5. And, mali-level up mo na yung hanggang, yung, ano, yung master talent po, magagamit ko pa sa 400 diamonds. So, para sa akin, hindi worth it. Tapos, ang igagamitan mo nito is tier 10. Mas okay siguro kung tier 11 up, pwede yun. Okay? Ito naman, pwede rin gamitin, I mean, advisable lang din gamitin to kung ayaw nyong gumamit ng tier protector. Ayan yung ganyan. O di kaya, halimbawa, halimbawa lang ah. Halimbawa, meron na akong HP, ayan, ito, DSR reduction, tapos ito, reflection, tapos ito naman, monster gold. Ito, monster gold, for example ah. So, ito, reflection. So, ito, monster gold. Eh, so, halimbawa, ito, max HP. So, pwede kong, ito, max HP, max HP, tapos ito, DSR. So, may chance na ang mapapalitan is itong, ito lang yung max MP na yun. Halimbawa lang, ito kasi max MP. Hindi natin kasi maano na actual kasi wala tayong equipment na basura. I mean, stats na basura. So, for example lang, ito max MP. Tapos ito max HP. Tapos ito reflection. Tapos ito reflection. Ganun yung perfect na panggagamitan ng lock. Pero, yun nga, magbibase pa rin dito. Yan. So, gagamit pa rin kayo yan. Para chances pa rin. Ito kasi chances. Ito yung meron kang gustong ilock eh. Ayan, for example, ito. This a reduction. So, hindi to worth it para sa tier 10 pababa. Tier 11 pataas siguro pwede. Ayan. So, alam ko, kahit tier 11, hindi to worth it bilhin kasi diamonds kasi 100 eh. Malaking bagay yung diamonds dito. Tapos, mag-fail lang. So, para sa akin, hindi. Eh, binabawi ko na yung sinabi ko, guys. Hindi to worth it talaga, as in. So, kaya nyo namang maghunt ng magandang equipment.
Basta wag lang daw wag na wag lang kayong mag-i-stack ng mga basura. Like unlike may nakita ako nag-gear-stack sila na may MP. Hindi naman sa sinasabing basura pero talagang basura talaga 'yun para sa akin. Ang perfect option talaga is apat. Itong HP reduction reflection TSR. Wala nang iba. Okay, wala nang may pag-away diyan. Bayan ang perfect option dito. Yung iba kasi nakikita ko, max HP, max MP, reduction, tapos TSR. Hindi na sila kumukuha ng reflect. Well, kung ganitong option yung makukuha mo for magandang benefits kasi good for PvE. PvE is enemy, monster, and PvP. Player versus player. So, yun lang. So, again, nuturo ko na paano magamit ng lock gem. Sana naintindihan ng lahat. And kung hindi man, please paki-comment and paintindi ko sa yun, okay? Magko-comment ako, magre-reply ako sa ano. So yun lang, and isa na lang guys, ito. Isang option na lang kailangan natin, which is DSR 10%. Malaking bagay yung 10% na yun. So yun lang guys, once again, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!